Hi guys! Welcome to our latest video. Pag-uusapan natin, Gilas Pilipinas suffered their first loss sa kamay ng Cambodia, fielded 5 naturalized players at isang Cambodian-American. Talagang ibinuhos ng husto, pigang-piga ng Cambodia ang kanilang naturalized players at ang kanilang Cambodian-American, 5 of those players played 30 minutes or more. At ito ang pag-uusapan natin kung paano tinalo ng Cambodia ang ating Gilas Pilipinas at kung may pag-asa pa ba ang ating national team to reach the gold medal game. Ito ang ating pag-uusapan sa ating latest video, but before we jump into it, syempre nais ko munang imbitahin yung mga bago sa channel ko to please subscribe to my channel. Huwag yung kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell, napaka-importante para ma-notify kayo sa ating mga latest videos. Ganun din, paki-follow ang ating Facebook page na Chief Kratos. And of course, all the games in the Southeast Asian Games, basketball, volleyball, and all the sports. Ganun din ang NBA playoff, mapapanood natin sa 1xBet. Pwede pa nating tayaan at pwede pa tayong magkaroon ng up to 7,000 pesos bonus on your first deposit. Basta gamitin lang ninyo ang aking KRTS promo code. Pindutin na ninyo ang link na nasa ating description box pati sa comment section. Gamitin ang aking promo code at hindi namin kayo papabayaan sa lahat ng proseso kung paano mag-rehistro, mag-deposito, mag-withdraw at kung paano manalo sa 1xBet. Pwede ninyong tayaan ang mga laro dito, pero syempre lagi namin pinapaalala, family first, gamble responsibly. Gilas Pilipinas was on the chase mode all game long when Cambodia started the game very very strong and finished the game even stronger. Pinangunahan ni Darren Dorsey, who scored 22 points and played 32 minutes, Bridget 17 points in 37 minutes, Lopez 13 points in 33 minutes, Henderson's 11 points in 23 minutes, and Peterson's 11 points in 32 minutes, ang koponan ng Cambodia na gumamit lamang ng 7 manlalaro sa larong ito, isang local player, isang Cambodian-American, at 5 American naturalized Cambodian upang tapusin ang kanilang losing streak laban sa ating national team, ang Gilas Pilipinas. Christian Standhardinger top scored our Gilas Pilipinas with 14 points in 26 minutes, Chris Newsom with 11 points in 23 minutes, Justin Brownlee 10 points in 22 minutes. Isama pa natin ang napakagandang laro, what if na matatawag, ang kay Arvin Tolentino, nagtala ng 5 puntos in just 6 minutes of play. He is one of the what-ifs sa larong ito ng Gilas Pilipinas laban sa Cambodia. Matt Ganuelas-Rosser, he played 14 minutes and scored 4 points, but it was Marcio Lassiter. 19 minutes, close to 20 minutes, only scored 4 points, didn't convert in the 3-point area. Masyadong na-miss ng ating Gilas Pilipinas ang outside shooting of Marcio Lassiter. Michael Phillips only played 17 minutes but he scored 4 points and grabbed 9 rebounds. Talagang pumapalag si Michael Phillips sa mga malalaki na mga American naturalized Cambodian. Mason Amos scored 3 points in 8 minutes, but Chris Ross, isa na namang scoreless game from Chris Ross ang nakuha ng ating Gilas Pilipinas. He played 25 minutes, close to 26 minutes. Chris Ross, he is really struggling to find his rhythm dito sa Southeast Asian Games. May isang laro pang nalalabay ang ating Gilas Pilipinas ay haharapin ang koponan ng Singapore, and we are expecting Gilas Pilipinas to beat that team. And there's a strong possibility na tumapos tayo bilang number 2 in Group A, composed of Malaysia, Singapore, Cambodia, and our Gilas Pilipinas. Maaaring makaharap natin ang number 2 team sa Group B, composed of Laos, Thailand, Vietnam, and Indonesia. It's gonna be Indonesia or Thailand ang ating makakaharap in the crossover semifinals, most probably Indonesia. If Indonesia will top the Group B, sila ang ating makakaharap sa crossover semifinals, and Cambodia, expected to be number 1 in Group A, makakaharap ang number 2 in Group B, and possibly it will be Thailand. And in the finals, again, there's a strong possibility na makaharap ng Cambodia, either Indonesia or Philippines. Ang ating Gilas Pilipinas may chance pa in the gold medal match at may chance pa na makabawi, rumes back sa koponan ng Cambodia. Kaya wag mo nang malungkot ang ating mga Filipino basketball fans, may pag-asa pa po ang ating Gilas Pilipinas to play in the gold medal match. Basta talunin lang natin sa crossover semifinals sino man sa Indonesia and Thailand, we will play in the gold medal match, most probably against the host country, Cambodia. That will be an epic battle kapag nagkataon na muling magharap ang ating Gilas Pilipinas at ang koponan ng Cambodia. That's all. Continue supporting Gilas Pilipinas and all the athletes na sumasabak sa Southeast Asian Games.